Hi, hello po mga ka-traders. Magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po ay September 20, 2019. At pag-usapan po natin ngayon ang tungkol po sa 52 weeks high, ceiling price, high price, at saka 52 weeks low, floor price, at saka low price. Example lang po ito. Halimbawa, ito po ay kabuuan ng chart. Kung pag-isipan po natin ay itong hagdan na parang ito, kung sa hagdan pa, unang step, pangalawang step, third, fourth, saka fifth, hanggang seven. Ito po ay presyo. 1, 2, 3, 4. Presyo po yan hanggang 7. Ang average ng 52 weeks high ceiling price saka high price saka 52 weeks low floor price saka low price dito po sa itong equilibrium kalahati po ng 52 weeks high saka 52 weeks low. Kung halimbawa po ay nasa dili tayo o dito tayo nakabase sa high price o saka low price at saka binabasehan po natin ang VWAP o kaya kinuhaan po natin ang average ng high price saka low price. Ito nga po ang equilibrium. At halimbawa po itong VWAP ay below sa equilibrium at saka ang current price ay below din po sa equilibrium at saka VWAP. At kung halimbawa naman ay ang current price ay above equilibrium at saka above VWAP. So, ibig sabihin po, nandito po ang price sa itaas. Dapat po ba tayo, ang tanong, dapat po ba tayo nga sumabit dito o bibili? Kung halimbawa ang current price ay mataas pa sa equilibrium o sa total average price o kaya sa VWAP. Halimbawa, dito po sa 6 ang kanyang current price. Dapat po ba natin dyan na sabitan o hindi? Eh kung halimbawa po ang current price ay below equilibrium at saka below VWAP o volume weighted average price o kaya nandito ang current price sa 2, dapat po ba natin sabitan ito? Pero ang sinasabi dyan sa hagdan, kailangan mag-umpisa po tayo sa unang step, pangat. So, dito po dapat dito maghakbang, hindi diretso sa 5, 6, 7 ang paghakbang. So, sana po ay nakakuha tayo ng idea lalo na po sa mga baguhan kung saan nga ba dapat sasabitan base po sa 52 weeks high ceiling price saka high price at sa 52 weeks low floor price, low price at sa average na o equilibrium o VWAP
above average or BWAP, below average, total average price, base po sa high price saka low price. At hanggang dito lang muna po. Maraming salamat.